Yun lang, wala nang evening. Grabe. Wala. Pagod na. Gabi, may lagi ko sinasabi sa kanila na you're so blessed. Sabi ko, ang dami ninyo. Sabi ko, kami lang dalawa ni Ninang Dani kaninyo. Hindi ka na maghahanap ng kalaro. Hi, I'm Christine Hermosa Soto. I'm Oyo Soto. Medyo malaking pamilya namin. 5 kids. Kaya today, we'll be sharing with you what it's like raising a big family. With modern parenting. Maingay. Maingay talaga. Happy riot. Parang laging may party. In the morning, si Tin, nagluluto na siya ng breakfast for the kids. And then, we're gonna wake them up around siguro mga 7:30. Go to school. Yun, so, mag-schooling na sila. Tapos kami naman, if we don't have work, we work out or we bike together. Then afternoon, yun na, tapos na yung school ng mga kids. Because hanggang ano lang sila? Hanggang 12. So we'll have lunch together. Yun, ako naman yung magluluto ng lunch namin. Pero para sa amin lang ni Tin yun. Yung mga bata, siya pa rin. Oo, ako pa rin. So doble-doble yung lutuan sa kitchen. Afternoon naman, Kiel. Kasi si Kiel, pang afternoon yung klase niya. So yun, so hanggang hapon siya, hanggang 5. And then after that, if they have jiu-jitsu training, they go to the jiu-jitsu training. Tapos kami naman, we're just going to wait. We'll bring them there, tapos yun, wait, or sometimes pag may chance kami, we spend time in the afternoon with the kids. Yun lang, wala nang evening. Grabe. Wala. Pagod na. Nawalan na kami ng energy. Let's start so, with Kiel. Kiel is 15. We don't expect him to do anything. Grabe. Kiel is 15. He's turning 16 na itong year na to. So, si Kiel naman, since panghapon yung class niya, may mga times na medyo lazy ka lang magturo dun sa isang anak namin. So, Kiel, ikaw na magturo kay Vin. So, si Vin naman, siya naman yung nagtuturo kay Vin. And sometimes, pagka walang ginagawa si Kiel, siya yung nagdadala ng mga dishes na pinagkainan na after breakfast. Minsan, siya din yung naguhugas ng mga plato. Minsan, dati madala siya dun sa mga dogs namin. Siya yung nagpapakain, papaligo. Ngayon, medyo lumailo dahil medyo teenager na raw siya. So, hindi na siya masyado sa mga dogs. Yeah. Si Andrea naman, Andrea is in charge with Isaac, the youngest. Tumutulong siya dun sa youngest namin. Taga-paligo, tagpalit ng diapers, mga ganyan. Tapos, patulog. Pag nap time, yan siya. We give them their own assignments para matuto sila. So, dapat, basta lahat sila may mga chores sa bahay. Caleb naman, yun, more on laro talaga eh. But he helps. Minsan na pinagtutupi namin ng mga damit nila or watch Isaac, kung muna magbantay kay Isaac, workout lang kami ni Mama, mga ganyan-ganyan. Tapos si Vin naman, 7. In charge kay Isaac yun. In charge din kay Isaac kasi sila yung magkasundo ni Isaac eh. Yung youngest namin is 2 years old. We tell him, look after muna your love brother. Love na love niya yung kuya niya, si Vin. Parang lagi siyang, kuya, Vin na nga lang yung tawag din, kinukuya eh. So, sila yung super best buddies ngayon. So, siya yung sumasama, siya yung nakikipaglaro kay Isaac, mga ganun. And then, ganun din, tulong-tulong din naman sa bahay. Nauutusan. Walis-walis, mga ganun. We're very hands-on, tsaka ayaw rin namin silang mag-rely sa yayas. We have a kasambahay naman, but as much as possible, gusto namin yung independent sila. Independent sila, alam nila. Para sabi na, para pag wala, alam nyo kung anong gagawin. Kiel and Andrea, they know how to cook. Pero syempre, yung mga simple pritong dishes, itlog, hotdog, corned beef, yung mga ganun-ganun lang. Hindi pa yung sobra-sobra. But sabi ko, the good thing is you know how to cook. At least, pagka wala tayong kasambahay, wala tayong, or kunyari, you travel, di ba? Tapos wala kang kasama, you know what to do. Tsaka they can follow naman yung mga recipes. Meron kang laging someone that you can call on. Diba? Kasi ako, I grew up in a small family. Siya, big family ever since. So, sanay siya doon. Kaya nung naging part ako ng family nila,
I'm always excited kasi parang wow, ang daming kausap, you know. Entertainment para sa akin yun just by watching them talk to each other. Or, so, na-entertain talaga ako. Tsaka, daming kwento. Hindi ka mauubusan. Like, if the other one is not at home, for sure, may isa dyan that you could, you know, talk to. So, yun yung masarap na feeling pag marami sigurong kapatid. Kasi ako, konti lang. Gusto ko yung marami ako nakikita around the house. Gusto ko yung surrounded ako by family, yung different noises for as long as masarap pakinggan. Parang ganun din eh, masaya. Kasi kami naman nung sister ko, kay mama, dalawa lang din kami. So, siya lang yung ate ko. Wala akong mas younger na kasama sa bahay. So, pag nakikita ko yung mga bata, yung lagi ko sinasabi sa kanila na, you're so blessed. Sabi ko, ang dami ninyo. Hmm. Sabi ko, kami lang dalawa ni Ninang Dani kaninyo. Lumaki kami. Alam mo yung, tapos, pag yun nga, pag nakikita mo sila, parang naalala ko kasi nung growing up with my sister, kayo lang din magsistick together eh, di ba? Parang kayo yung magtutulungan minsan sa kalokohan pa. So parang nai-imagine ko lang sila na ganun din. Na, alam mo yung parang body-body lang sila, barkada. Na parang okay sila. Tsaka pati solid nung, at sila, least nung, solid silang mga... nung pandemic, di ba? Alam mo yung hindi sila nalungkot. Kasi sila ang gulo nila sa bahay. Or kung ano activity man kasi... Wala eh. Stuck kami sa house. Wala akong choice. Masaya lang sila. Thank you for watching. This has been Christine Hermosa Soto. And Oya Soto for Modern Parenting. Bye! Bye!